hello sa lahat ng nanonood sa atin all over the world. Good morning, good afternoon, good evening. Mabuhay sa inyong lahat. Live na live tayo worldwide sa social media accounts ng ABS-CBN Films. Siyempre, eto na nga. Kaya naman, please, sa lahat ng mga nanonood nating mga kapamilya, please comment down below, tag your kapamilyas para naman makasama natin sila sa napakasayahang chikahan na ito. Go guys! Oh, heart reacts! Oh, go guys! Like, and share this live video. Oo, kaya naman, eto na nga. Bago tayo magsimula dito, nako, ngayon pala ay gusto ko na kayong batiin ng Merry Merry Christmas! Aww. Yes, 3 days na lang at magpapasko na. Yes, kaya naman ako sa mga ninong at mga ninang natin dyan, hello po, Bekenemen. At sa mga kids dyan, ako, eto na ang perfect na regalong handog sa atin ng Sinico Production at ang ABS-CBN Film Star Cinema, ang Mang Kepweng, ang lihim ng banda ng itim. Ako, konting-konti na lang at makakasama na natin ang pinaka-inaabangan nyo ngayong Kapaskuhan. Eto na nga ang Mang Kepweng, ang lihim ng banda ng itim na pinangungunahan ni na Jacqueline Jose, Barbie Imperial, Joros Gamboa, Benji Perez, Ryan Bang, Ayon Perez, Ritz Azul, at syempre Mang Kepweng himself, VHONG Navarro! Woo! Yes! Naman syempre, this is directed by Director TOPEL na mapapanood na natin simula December 25 na yan sa upstream.ph for just 250 pesos. Kaya naman, nako, talagang it's just right na i-celebrate natin ang Kapaskuhan na ito kasama ang pelikulang ito dahil syempre ito ang perfect family movie ng taon dahil kung napapanood nyo pa lang ang trailer ay grabe na talaga ang adventure na gustong i-sum at ihain sa atin ni na Mang Kepweng. Kaya naman, bago natin tawagin na makakasama natin ngayong gabi, i-welcome din muna natin ang ating mga friends from the media, ang ating mga blogger friends, ang ating friends from the press. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. Kaya naman, wag na nating patagalin pa po. Tawagin na natin ang ating mga makakasama ngayong gabi. Please welcome Director TOPEL and Mang Kepweng VHONG Navarro! Hello po sa inyo lahat, sa lahat ng mga nanonood ngayon, magandang umaga, tanghali, gabi, at advance Merry Christmas. Hello! Yay! Ayan ako, Quiz Bang. Hello, maraming salamat at Merry Christmas sa iyo. At syempre, sa ating mga vloggers ngayon na umaten sa atin na para dito sa Zoom interview natin. Maraming po salamat sa inyong oras. Yay! At excited na silang makachikahan ka, Quiz Bang. Pero bago ang lahat ng yan, i-welcome din natin, syempre, nandito rin makakasama natin, Direk TOPEL! Direk! Hello! Merry Christmas! Ayan. Hello, Direk! Merry Christmas! Joining us. Yes. Live na live on Merry set Christmas. Si Direk. Correct. Sorry, Direk. Nasama niya nita ako eh. Naku, mag-ingat Direk, ang social distancing at ang mga safety protocols for sure na susunod yan. Kaya naman, ingat Direk. Ayan, batiin natin ulit ang ating mga kapamilyang nanonood ngayon live na live. Go Direk! Hello, good evening sa lahat. Salamat, panoorin niyo po ang Mang Kepweng. Thank you so much. Hey, thank you so much, Direk, at syempre, Quiz Bang. And congratulations ngayon pa lang. Kaya naman, kagaya ng nasabi ko kanina ay, bukod sa ating tatlo, ay makakasama natin ang ating mga blogger friends, ang ating mga media friends na ready-ready makipagkulitan at makipagchikahan sa inyong dalawa. Pero bago ang lahat, syempre, ako muna ang gustong magtanong. Oo, para ako muna ang starter. Ayan. Eto. Tanungin ko muna si Quiz Bang, eto, dahil alam naman namin na grabe ang hit, talaga ang success ng naunang Mang Kepweng. So my question is, ano naman po yung kakaiba or dapat naming abangan dito sa pangalawang Mang Kepweng, ang lihim ng banda ng itim? Nako, EJ, mas marami kang aabangan ngayon sa part 2 kasi eto talagang umadventure si MK o si Mang Kepweng dahil ang dami niyang pinuntahan. Ang dami niyang nakasagupa ng kung anong-anong mga elemento para lang mabalik ang kapangyarihan ng banda ng pula. At dito sa kanyang pag-travel, lumabas ang banda ng itim. Yun ang dapat nilang abangan kung sino nagmamay-ari at bakit mayroong banda ng itim. At si Direk TOPEL ngayon ay nasa labas, mag-shooting na ata ng part 3.
Part 3 na agad. Hindi ka sinabihan. Oo, hindi ako sinabi shooting si Direk. Hindi, dito kasi maraming ano, maraming mga... Nag-ocular na ako, nag-ocular. Nag-ocular kasi Direk eh, para sa part 3. Banda ng pink sa, naman ano, dyan. Mang Kepweng, ang lim ng banda ng itim, eh yun nga, marami kang mga, marami kami na-encuentro dito eh. Nandito yung mga higante, mga shokoy, mga manananggal, kumbaga yung mga nakikita natin, yung mga uso sa mga probinsya daw na may mga lumalabas eh dito nagpapakita. Makikita nila uli sa upstream.ph. Yes, perfect. I love it. Yes, oo, kaya naman, for sure, all out na all out ang Mang Kepweng ngayon. Kaya naman, congratulations, Kuis Vong. At talaga namang, for sure, ay pasasayhin kami ni Mang Kepweng ngayong Kapaskuhan. Okay, syempre, dito naman kay Direk. Ayan, Direk. So, I'm sure hindi lang po ngayon ang first time nyo magkatrabaho ni Kuis Vong. So, eto naman, how was it working with him naman po dito sa Mang Kepweng na lihim ng banda ng itim? Direct? Direct? Well, actually, to be honest, hello? Yes, Direct? Yes. Narinig niyo ako? Yes po, Direct. Hello? All good. Dito, actually, to be honest, medyo seryoso ako ay konti-konti lang yung humor kasi medyo mahihirapan ang internet connection ni Direk, pero but bigyan ng katatawanan. So maraming salamat kay Vong, buti niya yung mga eksena na feeling namin hindi nakatawa. So di na talaga ni Vong yun. Sobrang kasi Vong na ibayan dito sa director eh. Halos, you know, karamihan ng mga adlib sa kanya ng gali. So I'm very fortunate to work with... Naku, medyo challenge data ang internet ni Direk, pero parang nakuha naman natin yon. We're very fortunate na makatrabaho si Kuis Vong. EJ, ang konti lang din inaintindi ko sa sinabi ni Direk, pero ako talaga napaka sarap na makatrabaho ang isang topeli kasi bukod sa yung galing niya sa horror, ito lang yung full time namin nag-work. Ayan na si Direk. Ayan si Direk. Sige Direk, two words? Tawa na niya tadi. Nawala si Direk eh. Oo, nawala si Direk. Siguro Direk, balikan na lang natin. Ayan na. Okay na. Yes, okay na. Direk, I miss you. Ayan. Hindi yata ako nakapagbayad nung ano ko this month ng Globe. Internet. But yes. sobrang thankful ako na pumayag si Vong na mag-work, magkatrabaho. And this is a very challenging show or movie for me kasi sobrang daming adventure na nangyayari. Sobrang dami namin ginawa ng mga halos lahat ng genre yata tinakil namin dito sa pelikulang to. So very challenging for us and also we're very happy na pull off namin within a month yung pelikula. Yehey, I love it. Nako, talagang ibinigay nyo talaga lahat, all out na all out dito sa Mang Kepweng na ito. Kaya naman, congratulations Direk at maraming salamat sa pagsagot ng aking unang katanungan. Kaya naman, eto, dumako tayo sa unang mga, ang ating mga vloggers na makakachikahan natin. Syempre, ang love na love nating lahat, Mami Jo! Hello! Hi, EJ! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas din, Bong Navarro and Topel Lee, Sir Bong, Sir Topel. Siguro my Christmas. First question, hello po. Siguro una muna po, sabihin ko, talaga Merry Christmas muna sa inyo kasi syempre, ang signal, nahihirapan tayo. Oo nga. Nasa Pilipinas. My curiosity with Mang Kepweng, bata pa ako, kahit chiquito pa, inabot din eh. Pinag-aralan ni Sir Vong, according to his interview previously sa kanyang unang Mang Kepweng, ay ano, napanood din niya si Tochi Kids, di ba, Sir Vong? Opo. May mga part din po ako na mga napanood sa mga movies niya. Opo. Hindi ka po ba nagtanong bakit Mang Kepweng? Ano yung original name ni Kepweng? Kasi ngayon medyo nag-evolve, nakakatawa yung Mang Keps. Kasi mag
So let's talk about the term Mang Kepweng. Kasi di ba po sa kultura natin, Sir Topel, Sir Bong, tinatawag natin Mang at saka Manang. Yes, ang mga tao. Opo. Ikaw Sir Bong, Mang Bong ka, Mang Bong. Ano daw po yun eh, di ba? Parang pagbibigay galang, respeto doon sa nakakatanda sa atin. Kaya tinatawag na Mang o Imang. Saan po kaya galing yung Kepweng, yung term nung pangalan niya? Direk, ikaw po makakasagot yung galing. Hindi, ako fan ako ni Chiquito. I think it's very, parang funny rin i-coin yung pangalan. So that time yata parang medyo probinsyanik yung Kepweng, di ba? So si Mang Kepweng nun, si Chiquito parang nasa probinsya. So mas nakaka-relate kapag medyo may pagka-provincial yung pangalan eh. So I think nakakatawa rin naman kasi yung idea ng name na Kepweng. So I think doon nila dinerive yun, medyo mag-isip tayo ng nakakatawang pangalan. Ito nagsa-sound trip. Yo, DJ? Oo nga, sino yan? Naku, may nagpapadugtog po. So, reminder po pa. May pa-DJ. Pa-mute na. Oo, may pa-DJ ta. Si DJ Cody yata ay nandito. Ayan, nawala na. Go direct, sorry. Take it away po. Ayan. I think it was, actually, they thought of a nice or funny name lang. Doon ko na naalala yung Mang Kepweng. Kasi si Chiquito is known to create names or baka derived siya sa comics. Hindi ko na kasi inabutan eh. Ang isa sa mga alam ko pang movie niya na nagustuhan ko yung Estong Tutong, 'di ba? Very unique din yung pagka-comical ng pangalan niya. So I think most likely derived siya sa isang comics and then dinevelop na lang sa movie. So I think nakakatawa yung name and very effective for somebody like Chiquito. Tapos ngayon Sir Bong at saka Direk, ngayon, lahat ng tinatawag nating mga nag-aalbularyo, tinatawag na nating Mang Kepweng. Hindi na yung pangalan mismo nun albularyo. Matanong ko po kayong dalawa, ano po yung unang-unang experience nyo na talagang naniwala kayo sa albularyo at lumapit kayo sa albularyo? Ako po meron ako na parang sumasakit din tiyan ko nun eh. Na parang hindi mawari kung saan po nanggagaling yung sakit ng tiyan. Parang ginawa na namin. Hindi namin alam kung kabag o ano. So talaga nagpa-albularyo po ako. Yun, tinawas po. Tapos ang galing eh. Kasi yung sa tubig, kumukorte yung kandila ng parang tao eh. Mayroon siyang korte. So sabi nga daw nga eh, napagkatuwaan daw po ako. Tapos ang ending po noon, pagkatapos akong i-albularyo, hindi pa na kontento ron. Pumunta rin ako sa ano, meron din ginawa sa akin, nilabatiba rin ako. para talaga solid na mawala yung sakit ng tiyan ko eh. Ganun po nangyari. Tapos ending po, pa-hepa na pala, nagkaroon ako ng hepa na hindi naman nakakahawa. Yung hepa lang na kakakain ko ng pagkain na hindi masyado na nalinig. Direk ikaw. Ako naman, dati kasi may problema ako sa kidney. Yung lola ko, parang for some reason, hindi naniniwala sa science, sa medicine. No? I mean, sa mga medical practitioners. So ang ginawa niya, hindi ko alam, for some reason, hindi niya ako sa isang... nasa province kasi sila sa Bicol, hindi lang ako sa may... sa isang liblib na lugar, no? Tapos nagtataka ako kung ba't kami nandun. And then sabay bigla lang ako binuhusan ng tubig. So nagulat ako kung ba't ako binuhusan. No? But I think that was the way yung parang faith healer doon na nakatira doon. Yun yung way niya para manggamot. It's either ubuhusan ka ng tubig or biglang lalagyan ka niya ng baso sa likod pag masakit yung likod mo. And then meron din kami naging kasambahay na suwi. So magaling siya mag-heal ng mga natitinig ka and everything. So I think very effective siya, no? May iba rin silang, ako I believe na ano, mga kanya-kanyang pros and cons. So I also believe na totoo rin yung mga albularyo. Ayun.
Para po masaya rin yung ano, yung Pasko ng mga kasama ko, ibibigay ko na rin po sa kanila para hindi naman para magkaroon sila ng ano, maraming chance. Maraming salamat po, Merry Christmas and congratulations sa mga Kepweng. I'm so excited na po. Merry Christmas. Thank you. Salamat po, Merry Christmas. I can feel the excitement. Thank you so much, Mommy Jo. Merry Christmas. Thank you. Ayan naman. Ang susunod naman po nating makakachikan, syempre from Lion Here TV, TJ Gakura. Hi, TJ! Hello po. Hello. Hi, TJ. Hello po, Sir Bong. Hello po, Direk. Hello, EJ. Hi. Hello. Merry Christmas po pala. Merry Christmas EJ. Din. Ayun po. So, ang... Hello po. Ayun po. So, ang question ko po is para po kay Sir Bong. So, since nga po pandemic and nag-switch tayo sa walang audience sa lalo na sa showtime, so ano po yung mga adjustments na ginawa nyo lalo na po na wala ng audience? Nako, TJ, ang laki ng adjustment namin kasi honestly pag meron kami mga personal na problema, ang hinuhugutan talaga namin yung mga madlang people. Kasi doon mo maano yung kaya ka nandun sa showtime para makapagbigay saya, ligaya doon sa mga taong nanonood at nalulungkot. Eh yung live audience na yon, yung madlang people, sila yung lakas namin eh. Kumbaga papasok ka sa studio, yung pag problema mong personal ay malilimutan mong pandalian dahil nakikita mo na yung mga ngiti at saya nila eh nabibigay mo. Diba? Eh pa kumbaga yung binigay sa iyo ng talento ni God eh na-share mo, ang sarap sa pakiramdam. Eh tapos bigla siyang nawala. 'Di ba? Biglang nawala ng ganun. Kumbaga ang hirap lalo na sa amin pa nagpapatawa kami, sila rin yung unang magre-react eh. Kumbaga ito parang nakakatawa ba 'yun? Kasi hindi namin alam eh. Kasi kami matagal na kami magkakalabay, magkakakilala eh. 11 years na kami mga host eh. Kumbaga, pag nagpatawa ka minsan, parang hindi na nakakatawa. Pero doon sa madlang people, nakakatawa pa rin yun. So, ngayon, ang tagal tuloy ng reaction. Parang hindi namin alam kung kamusta ba yun. So, basta ang ginagawa na lang namin ngayon, eh, bato ka na lang ng bato. Nang, kumbaga, kung may alam naman natin sa mga bahay nila, tumatagos pa rin yun. Para mapasaya sila. Kaya lang, yun nga, yun para sa amin, parang may kulang. Kasi nakasanayan namin for how many years, eh, nandun sila eh. Diba? Sila yung buhay ng show eh. At buti na lang, meron pa rin kami mga, doon pa rin si DJ MOD, tsaka si DJ Alvin, na nagbibigay ano sa amin, kung nakakatawa, pipindutan ka ng, diba, ng punchline, may laughter, may tatawa, may music. So, havey, nagiging havey pa rin. Diba? Yun yung mga, ano, yun yung mga mahirap, yung mga adjustment namin, talagang, hindi namin alam kung paano pa namin natatawid. Basta, kami tulungan na lang siguro, suportahan, yun na lang. Okay po. So, kamusta naman po si Vice Ganda po, lalo na po ngayon na wala po siyang movie, di ba? So, paano po niya sinusuportahan yung movie na Mang Kepweng? Sabi naman niya, binitawan naman niya na sabi niya, wala akong Metro Manila Film Festival ngayon, wala akong entry, pero ang suporta ko eh, naki MK, nasa akin daw ang suporta niya. So, ayun, pag nagpo-promote kami, sumusundot na siya ng na panood din ng Mang Kepweng. Eh syempre din, masaya din siya para sa aking pelikula dahil syempre kasama ko ang kanyang Labalabi Dudes. Diba? Yes! Talaga nakasuporta talaga si Vice. Okay po. By the way po pala, belated happy anniversary po pala sa inyo. And ay salamat, TJ. Salamat. Opo. Welcome po. And matanong ko lang po, ano po ba yung mga na-discover nyo recently lang after a year ng pagkasama with your wife? Na-discover ko na, kasi sabi daw nila, pag nung lockdown daw, dalawa daw yan, na magiging masaya yung pamilya o mas madalas ang away ng pamilya. Kasi magkasama daw kayo. Pero kami, alam mo, na-enjoy namin mag-asawa kasi parang for the longest time, lagi kaming busy pareho. Ang kinaganda dun sa lockdown para sa amin dalawa, eh after ng wedding namin, mas lalo kami nag-bond. Kasi talagang wala kami trabaho pareho eh. Nasa bahay lang kami. Mas nakilala pa namin lalo at ang isa't isa eh.
na mas humaba pa yung pasensya niya, nakasama ako eh. Ganun pala. Mas siya pala. Kumbaga, ano, mas pinagtibay kami ng panahon nung lockdown. Kaya mas nakilala ko ngayon yung gusto yung wife ko at lalo ko siyang minahal. Ayun po. So, ang last question ko po is, ano po yung may papayo nyo kay Luis Manzano, lalo na po, at engaged na po sila ni Miss Jessie? Aba, akala mo, talagang tinext ko siya, nasabi ko, finally, bro, congratulations. Tapos, nung nag-live kami ng showtime, may taping din sila eh. May taping din, I can see your voice. Talagang dumalaw ako sa studio niya para kamayan ko lang siya. Actually, bawal pala yung kamay. So, ganun-ganun lang kami. gusto ko lang ay parating sa kanya yung support ako na finally, magiging maligaya na uli siya. Diba? Ang habang buhay na ligaya. Yun. Yes. Yes naman po. Lang at kakasal na. Yes. Sana imbitahan lang ako. Imbitado naman po kayo, for sure. Ayan. Salamat, DJ. Okay po. Yun lang po yung questions ko and congrats po pala ulit for being an entry sa MMFF and Merry Christmas po. Salamat. Merry Christmas din sa'yo. Salamat po. Thank you so much, DJ! Merry Christmas sa'yo! Ayan. Okay, next naman, syempre, ito ang makakasama naman natin, syempre, Bernard Santos from My Movie World. Bernard, hello! Nasa mansion ka na naman sa iyong... Hey Bernard, ang ganda ng bahay ha, nasa road ah. Yes, hello po, Quiz Bong and Direct Topel. I'll address my first question kay Quiz Bong, no? Pwede po pa kwento, how was it working with the newbie actors na nakasama niyo po dito? Like sina Fumiya, saka si Ayon, saka po how was it working po with the girls din po kay na Miss Barbie for kay Barbie, saka kay Ritz Azul, saka po kay Jacqueline Jose po. Kay Miss Jacqueline Jose, sobrang bilib na bilib ako sa pagiging professional ni Miss Jacqueline Jose. Tapos, sobrang tuwan-tuwa kami talaga. Nung una yung tinanggap niya yung Mang Kepweng Part 1. Talagang, hindi kami makapaniwalang tatanggapin niya. Kasi, itong yung movie na yon yung part 1 kasi, kakapanalo pala ni Miss Jacqueline Jose ng best actress sa ibang bansa. Tapos napakaseryosong pelikula yon. Tapos yung binubuo namin ng casting, baka kung pwedeng tanggapin, eh nagulat kami nang umuo siya. Kasi nga, biglang cambio dito eh. Talagang baling-bali dun sa character na ginawa niya eh. Tapos doon part 1 pa, puro kalokohan talaga. Talagang mo fourth wall si Miss Jacqueline Jose. And then, itong part 2, talagang kala namin hindi na siya makakasama kasi kala namin baka hindi na tanggapin yung part 2 kasi nga doon sa part 1, yung mga ginawa namin sa kanyang karakter, talagang natuwa kami dahil tinanggap pa rin niya. Talagang nakasuporta pa rin siya sa akin at sa sine ko. Tapos, napaka-professional, wala akong masabi, napakagaling na artista, down to earth, the best. Tapos, doon sa mga ibang girls like si Ritz Azul tsaka si Barbie. Si Barbie kasi nakasama ko na sa Showtime kasi naging girlfriend siya dati. Girlfriend, yes. So nakakatrabaho ko na siya. Pero dito iba na kasi yung Barbie na saksihan ko kasi parang doon ano lang eh, parang konting kwentuhan lang. Eh dito kasi tapos napapanood ko na siya, 'di ba? Nagda-drama-drama na siya, leading lady na siya. Dito kasi biglang ikot uli dahil nagpapatawa na siya. Kaya si Direk Topel talagang suportado kami sa bawat mga ginagawa namin. Kasi talagang natatawa. Minsan si Barbie kasi natatawa sa set eh. Si Direk bigla lalaot. Isa pa tumatawa si Barbie. Kumbaga ang hirap kasi dahil nga puro nga ad-lib eh. Bernard eh, puro ad-lib kasi kami. Na hinaya. Buti na lang may ano, buti may medic lang ng ano, nasa part ng character o ng movie, 'di ba, sa eksena. So eh babungis-gis si Barbie. Pero okay naman, natatawid naman. So pero lagi ilang takes kami dahil kay Barbie kasi nga bungis-gis. Pero ang galing ni Barbie dahil kaya niya ring magpatawa. And si Ritz Azul ganun din dahil nga nasa Banana Sunday siya that time eh, 'di ba? So sanay siya sa gag show at mahusay, magaling sumalo.
And then si Fumiya, si Yayam, si Ayon, eh si Ayon wala na akong problema kasi nakasama ko na siya sa Showtime. Kaya lang iba sa pelikula. First time ko siya nakasama sa pelikula. Kumbaga, kung ano yung strength ni Ayon, nung nakasama ko siya sa Showtime, dito ko rin ibinibigay sa kanya. Siyempre, para lumabagas din yung kulit niya at maging kampante siya dun sa character na ginagampanan niya, na inaalalayan ni Direk din, of course. And then, si Fumiya kasi, tsaka si Yam Yam, nakasama ko rin sa Home City Home. So, alam ko na rin kahit pa paano, kung paano ko sila dadalhin. And like, si Fumiya kasi, medyo hirap siya sa Tagalog. Kaya, ang ginagawa ni Direk, inaano namin yung lines niya. Kumbaga, meron kaming ginawa sa mga lines niya para mas maging komportable siya. Kasi ang haba ng lines niya eh. Kasi sila yung mag-explain na Bernard nung ano yung nangyayari sa banda ng pula. So, memorize niya sa dressing room pagdating sa set, na-rumble-rumble na yung lines. Siguro kinabahan eh, kasi first movie niya eh. Diba, first movie nilang dalawa, eh, ang cute nung dalawa. Hindi mo pa pwede silang pag-isahin kasi dapat talaga duo sila eh. So, may ginawa si Direk. May sinadjust din ako kay Direk na ito na lang gawin namin para mas maging maganda pa rin. At nagamit nga, at mas gumanda nga. Ayun, ano nangyari, Bernard? Ang haba pala ng kinuwento ko, Direk. Yes. Yeah, sige po, Direk, go. Well, sabi ko lang, buti na lang may medic sa set. Kasi it's either sobrang natatawa ako or nahihilo. Sobrang dami nilang suggestions. So, hindi ko lang paano isa papasok. Kasi ganda lahat ng mga suggestions nila eh. So, hindi ko na alam paano idadagdag yun. Sobrang haba na ng pelikula namin. But buti na lang. I mean, I'm very happy na lahat sila, ano, it's one big riot shoot eh. So, masaya ako. Masaya ako dun sa set. Okay. My second question po is with both kay Kuis Bong sa kay Direk Topel. So you've been in the industry for quite a while na rin po ano. So how do you keep yourself na maging updated or relevant pa din yung artistry nyo para po hindi maluma or ma-appreciate pa din po ng mga new generation? So, sino po ang ating candidate number one? Sige, ako muna. Ako parang okay, sa go akin, there. Para sa akin kasi parang it's like movies are like books for me. Eh. So, ito yung ginagawa ko para ma-update. So, I try to research a lot of movies. I watch a lot of shows, different genres, as much as possible. No? Para, you know, sometimes nakatulong din para hindi na ulit yung kwento or story na iniisip ko or ginagawa ko. And then sa usually ang experience ko naman sa surroundings ko, sa environment din, like mga taong nakasama ko, kung nakakatawa yung mga jokes nila, I try to apply it sa shoot or sa, especially kung ano siya, kung comedy siya, sinasama ko yon. Like sinabong pag nagsasuggest sila, doon ko lang natutunan, ah, ganda niya na, sige, let's add that up. Same thing with horror, making a horror movie, kung saan ako natatakot, yun yung ina-apply ko. So it's basically mostly for me research and experience. Ako naman, gusto ko rin magpasalamat kay Direk kasi yung kumbaga sinusuportahan niya yung mga ideas ko. Kasi dapat ganun eh, kumbaga sa cast at sa director, dapat suportado ang bawat isa para mas maging tumayo yung pelikula. Kasi hindi pa pwedeng ang magaling lang yung director, hindi pwedeng magaling lang yung bida o yung mga artista. Dapat team yan eh. Suportahan. Tapos siguro, para maging relevant ka rin, syempre dapat, yun nga, tulad ng sinabi ni Direk, dapat nanonood ka rin ng ibang mga movies para ma-inspired ka ulit kung makaisip ka ng bago. At siguro dapat din, i-adapt din natin kung ano yung mga nangyayari ngayon. Para din pasok, para relevant sa lahat. Para makakapa-relate din yung mga Gen Z, di ba, mga millennials. So, para ganun. Ako kasi din, pag gumagawa ko ng projects, kumbaga gusto ko rin kasi hindi lang sa kumbaga hindi lang dun sa character na dapat iba yung itsura mo. Yun nga, dapat nga maging relevant ka nga. Dapat pasok pa rin yung mga nangyayari sa mga panahon ngayon. Ayun. Last na lang po, with Kuya Bong sa kay Direk. Ano pong masasabi nyo ngayon na sa trend po na sa movie industry natin na parang
nagiging online na po lahat, na hindi na masyadong, syempre ngayon hindi na agad mapapanood sa big screen yung movie. So ano po yung masasabi niyo ngayon? Like this MMFF na online lang siya ngayon? Siguro, yun nga eh, medyo mahirap para sa ating lahat kasi isang, parang isang makabagong paraan na naman to na dapat natin matutunan eh. Kasi di ba hindi naman lahat tayo eh techie. Ako tulad ko, hindi ako techie. So parang ang laking adjustment din para sa akin na happy naman ako kasi meron na naman akong bago na tututunan. Kasi para maging makapanood ka through online. So ako, naging paraan ko na rin dito yung masegue ko na rin sa vlog ko na yung pagiging techie ko eh nanggaling sa mga anak ko dahil tinuruan nila ako. At tinuruan nila ako at ito yung bonding pa namin, additional. Kumbaga, doon kasi sa vlog ko, ina-explain ko na hindi ako techie. Ngayon ako nagiging techie dahil may tumutulong sa akin. At ito na yung bonding ko sa mga anak ko. At ito yung nangyayari. Kaya kanina, nagtatanong ako doon sa aming si Ate Flor, sila Migs, na kung paano pumasok sa upstream.ph. So, tinuturuan nila ako para paano makapunta roon, di ba? Ang galing eh, kasi mahirap ng konti lang naman. Konti lang naman kasi basta nandiyan sila, alalayan lang tayo sa una, pasusunod, alam na natin kung paano. Diba? Kumbaga, kailangan din natin mag-adjust at kailangan din natin hindi maiwan. Diba? Sa technology yung mga nangyayari ngayon. Kailangan maging updated pa rin tayo. Kumbaga, nasana nga lang, maging, kasi every year to eh, MMFF. Every year, sana. Tradisyon. Tradisyon to, hindi pa pwedeng mawala. Kaya gumawa pa rin ng paraan, kahit pa paano, para maituloy natin. Diba, maitawid natin. Kasi ang Pasko para sa mga bata, naging obligasyon na natin o naging tradisyon na natin na manood kasama buong pamilya. Kumbaga ito, hindi ka nalalabas ng bahay. Kumbaga, isang ticket lang, isang 250 lang, buong pamilya na yon sa loob ng 24 hours. Pwede nyo nang ulit-ulitin sa loob ng 24 hours. Isang ticket lang. Kumbaga, ang ganda rin na at least hindi na kayo kailangan mag-bis pa, pumorma, 'di ba, mag-commute para mamanood kasi sa loob ng kayong bahay. At least hindi na kayo maligo. 'Di ba? Hindi na kayo maligo. Basta nandun lang kayo kasama yung pamilya niyo, pwedeng-pwede na kayo manood through upstream.ph. Yes, perfect. How about you po, Direk? Ano po masasabi niyo yung sa trend po ng movie industry ngayon na parang nag-online na? To be honest, we really don't know. Gaya nga na sinabi ni Vong. No? This is the first time na magkakaroon ng online streaming for film fest. And ako naman looking it's very successful. Hopefully, mangyari sa atin no, na para fix na everyone subscribe. Everyone is watching it kasi mas maganda rin, tama rin kasi hindi rin tayo makalabas. So I think may mga pros and cons but nothing can really parang take away the experience of watching in a movie kasi mismo talaga yung nasa theater ka, meron kang popcorn and everything and very silent. So hindi naman mawawala yun, hopefully bumalik yun. But right now we'll see this coming December 25 no. Hopefully maging successful siya. Okay, thank you po and congrats. Let's claim it. Yes, yes. Thank you so much. Bernard from My Movie World. Yes, yes. Speaking of MMFF, ito Quiz Bong and Direct. Syempre, alam naman natin na nasimula nung nag-lockdown, parang ang daming na-postpone, ang daming hindi natuloy. So, what was your reaction nung nalaman niyo po na magkakaroon pa rin ng MMFF despite these mga nangyayari sa paligid? So, ayun po. The first reaction na na-feel nyo nung, may MMFF pa rin. Unahin natin si Direk. Ako, first reaction, nakapasok kami ng film fest. Totoo-tuwa kami lahat. No? Even our producers from Cineco, we were rejoicing. Hindi na namin iniisip kung saan siya ipapalabas. But the thought of being part of the film festival, yes. Doon kami talaga natuwa. No? So right now, working up for this online streaming. So hindi namin alam but we're really happy na natanggap kami sa film fest primarily. Yun lang yung doon kami tuwa. Thank you and congratulations Director, sure well deserved ng Mang Kepweng ang mapabilang sa listahan ngayong taon. Kay ikaw naman Quiz Pong,
ano naman reaction mo nung nalaman mong magkaka-MMF pa rin? Alam mo, hati ako una eh. Kasi sabi ko, nung nakapasok kami, di tuwan-tuwa ka, masaya ka, di ba? Parang kasi, ang tagal namin inantay, kahit yung part 1 eh, gusto namin may makapasok sa Metro Manila Film Festival, eh, hindi nangyari. Hindi nangyari, kaya pinalabas siya noon, January 4, 2017 ate. Oo, ata. Tapos ito, itong Mang Kepweng, ang lim na banda ng itim, gusto namin ipasok sa Metro Manila Film Festival last year, pero hindi aabot. So, pinasok namin nung summer ng Metro Manila Film Festival, hindi kami nakapasok. And then finally, nakapasok na kami. So, di ba, ang saya, sobrang saya, sobrang saya. Kaya lang, ang lungkot lang doon, yun nga, hindi lang tayo pang sine mapapalabas. At yung parade ang mahalaga doon din yun eh. True! Diba? Yun yung tradisyon eh. Yun yung tradisyon ng Metro Manila Film Festival, yung parade. Na para magpakita ka sa mga madlang people, na dadaan ka, mamimigay ka ng mga souvenirs, di ba? Eh, hindi mangyayari. Yun lang naman yung lungkot. Pero at least, pasok pa rin, makapagpaligaya ka pa rin ng mga madlang people, na kahit marami tayong pinagdaanan, na pag nanood sila ng Mang Kepweng, eh, panandalian nilang malilimutan yung problema nila. At sasaya sila dahil kasama nila yung buong pamilya. True. At ayun nga, maganda nga yung nasabi mo kanina, Quiz Bong, na kung dati ay talagang dumadayo tayo sa mga sinihan, eh ngayon, ilalapit na ng MMFF, ng MMFF ng upstream.ph ang movie experience dahil, di ba, mapapanood nila to in the safety of their own homes at kasama ang buong pamilya. Oo, at bukod pa dyan ay hindi lang tayo sa Pilipinas mapapanood dahil buong mundo, worldwide, all over the globe. Ah, yes, I love it. Kaya naman sa mga kapamilya natin dyan sa buong mundo ay pwedeng-pwede nyo pong mapanood ang Mang Kepweng. Siyempre, kailangan nyo na mag-visit sa upstream.ph kagaya nga ng nabanggit kanina ni Quiz Bong. Mamaya ay mapag-uusapan pa natin kung paano pa kayo makakapag-login at makakabili ng ticket sa upstream.ph. Pero meron pa akong isang katanungan. So if I'm not mistaken, direct, kailan nyo po sinimulan itong i-shoot ang Mang Kepweng? I think if I'm not wrong, ano, summer of 2019 pa. No, kasi we were gunning for December Film Fest, eh, ang dami naming CG, ang dami naming mga effects, no? So, hindi namin naabot yung December. So, matagal na siya. But, that ang maganda doon, that gave us time to really polish our effects na happy kami. It's very nice. It was done by Jerwin. So, abangan nila yan. Sobrang ganda ng effects namin. Oo nga, kita ka. Sobrang, ano, EJ, sa sobrang ganda ng effects namin, si Mang Kepweng kinukuha na ng Marvel. O, pinag-aagawa ng Marvel at saka ng Justice League. Oo, nag-aagawa sila ng DC. Mang Kepweng returns with Marvel. I love it. Oh, kitang-kita naman po sa ano, sa trailer, talagang ayun nga, paulit-ulit kong sinasabi, talagang all out, talagang give na give trailer pa lang, kaya naman for sure, grabe ang adventure na ibibigay sa atin ni Mang Kepweng. Tapos eto po, may pa-phone-in question, Quiz Bong. Eto daw, bakit daw po sa tingin mo ay nag-hit at sobrang nagustuhan ng mga tao ang kwento ni Mang Kepweng? At paano niyo po sinigurado na mas maganda ito sa unang pelikula? Or, ay, since nasagot naman na po yung mas maganda nga ito talaga kasi binigay talaga lahat ng production, ay eto na lang po, paano nag-hit at nagustuhan ng tao yung kwento ni Mang Kepweng? Bakit? Ano sa tingin mo, Quiz Bong? Siguro dahil yung pagiging albularyo ni Mang Kepweng, eh, talagang Pilipinong-Pilipino. Kasi yun yung naging tradisyon natin, di ba? Meron tayo talagang albularyo sa bawat probinsya. Hindi mawala yun. Kumbaga, ang tao, pag medyo ang pera natin hindi kaya pang pa-hospital o pang doktor, ang tatakbuhan talaga niya, albularyo. True. Kasi Mang Kepweng, eh, Pilipinong-Pilipino. Kumbaga, hindi mawala. Kaya nga, di ba, sinabi nga kanina ni Tita Mama Jos, di ba, Mami Jo, na parang pagtawag na sa lahat ng albularyo, eh, Mang Kepweng na. Diba? Kaya doon na siyang tumatak. At siguro nga, sa part 1 kasi nga, dahil nagustuhan nila, naging maganda, kaya ito, ang sine ko, ang Star Cinema, nag-produce uli ng part 2 para ipakita uli yung kung ano pa meron kakayaan si Mang Kepweng para i-share sa kanila yung mga adventure pa at mas pinaganda pa. Diba? Yun po. For sure, at syempre, Vong Navarro ito, Diyos ko.
kailan ba tayo binugo ng VHONG Navarro? Oh, di ba? Ano ba lahat to? Quiz mo? Ano ka ba? Merry Christmas? Ay, wow! May pakis! Pero totoo yun, quiz mo, walang halong bola. O, simula bata pa kami. Hindi, magkaka-age lang naman tayo dito. Sinubaybayan namin. Wala ito. Oo, talagang sinubaybayan lahat ng mating mga blang tipo, ng ating mga kapamilya, ang lahat ng pelikulang inilabas mo. Kaya naman for sure, hindi nila tayo bibiguin. Oo, ngayong Pasko ay talagang susuporta sila sa Mang Kepweng, ang lihim ng bananang itim. Ayan. Okay, maraming salamat sa pagsagot nun. Ayan, ang katanungan ay galing kay Chad from Manila Feed. At ito ang kanyang last question. This is for Direct at for Quiz Pong. Eto, since 3 days na nga lang daw before Christmas, ano daw po ang inyong Christmas wish at ang inyong New Year's resolution? Umpisa naman natin kay Direk. Ikaw, Direk, what is your Christmas wish and your New Year's resolution? Huh? Yung Christmas wish ko natupad na, nag-ocular na nga ako ngayon eh. Uy! Na part 3. New Year's resolution, sana matapos na tong fortunately, sa 2021, mawala na lahat ng mga problema natin ngayon. No? Itong pandemic, at ang dami nangyayari na sobrang nakakalungkot. Hindi pa tapos, no? May mga nangyari pa for the past few days. So hopefully, 2021, a better future for all of us. Sana. Next, amen. World peace. Agree. World peace. Ayan ang kahilingan ng lahat. Alam ko, for sure, pare-parehas tayo ng wish. Kaya maraming salamat, Direk. Ikaw naman, Quiz Bong, ang iyong Christmas wish at yung wish resolution. Christmas wish ko, sana, no? Meron na tayong vaccine, dumating na. At sana lahat din ay mabigyan para lahat tayo ay maging safe na. At matapos na rin itong kasi natatakot ako, baka 2020, matapos ngayong taon, 2021, baka nandun pa rin si COVID. Dapat tuluyan na siyang umalis sa ating bansa. Sumama na talaga siya kay 2020. True. Tapos, yun, sana magkaroon pa na movie sa Ocular ni Direk. Makasunod ako dyan. Baka ako yung pone niya. Artist na dyan. yun, sana makahanap pa ng... Ako wala pa eh. Wala pa ako. Actually, kasi may mga gusto pa akong maayos na ano, kaya hindi ko pa makita o ano pa yung New Year's resolution ko. Kung meron mang, itutweet ko na lang. Makaisip na ako. Sige. In the making pa nga. Oo, in the making pa. Ni Quiz Bong. Ayan. Thank you so much. Ayan. Eto na syempre. Ayun, ay galing kay Chad from Manila Feed. Thank you so much, Chad. Next up, tatawagin natin Ate Kate Adahar from Random Republica. Pasok! Hi, good evening. My first question for Direk Topel. Kasi nabanggit mo kanina riot pag comedy. Pero may times ba na kailangan mo rin maging strict at nagagalit ka pa rin ba pag comedy yung set? Dito sa Pili, exceptional tong movie na to kasi ang hirap magalit na nakatawa, di ba? So, si Navong, paano mo pagsasabihan niya, bigla kang babatuhan ng joke, di ba? So, I think I did my best na lang. Since maganda naman dahil comedy yung movie namin, there's no need really to get mad because the setup or the situation is parang relevant naman dun sa mga suggestions nila. No? So, nakakatulong siya. So, sa akin, parang hindi yata ako masyado nagalit dito except for the time na dumadating na si Miss Jacqueline, and then syempre si Miss Jacqueline is very hectic yung schedule niya, no? So kailangan ko silang pagsabihin, huy, ayusin niyo nga yung mga sarili niyo kasi Miss Jacqueline ang umalis or may shoot pa siyang iba the next day, so we really need to finish the scenes, no, as much as possible, maaga. Yun lang yung mga times na kailangan ko silang pagsabihin, but the rest wala eh. Ang hirap kontrolin ng mga magagandang ideas na sinasuggest nila, no. So I'm just happy na talagang we were all parang supporting naman in everything with the story. We were parang working around the story naman kahit na wala na dun sa script. Thank you, Direk. And for Vong, yung kasi thank you, Kate. Naging leading lady mo ngayon si Barbie. Hindi ba 'yun ano, parang meron ba kayong pag-uusap na ginawa kasi syempre kuya-kuya kanya. Pina-drop mo ba yung kuya para mawala yung parang kuya factor? Una sa lahat, kinabahan talaga ako nung magpa-partner kami kasi baka maglumabas mukha kami magchuhin.
Kasi, siyempre, edad namin medyo malayo rin eh. Natuwa lang din ako. Like, si Barbie kasi ang bata na itsura. Kahit bata na siya, sa edad niya, ang bata pa na itsura niya. So, talagang may konting adjustment lang na siyempre, hindi muna ako pwede tawagin na kuya. Siyempre, parang, di ba? Kasi pag doon sa movie parang may love interest kami sa movie eh. Parang pag tinatawag mong kuya, baka ang kuya talaga niya ako, baka maging kuya niya ako doon sa pelikula, hindi maging love, wala mawala yung love interest, di ba? Tsaka, paano ba? Kasi si Barbie din, ang galing niya rin yung mag-adjust kasi matured siya eh. May mga bagay na hindi na tinuro sa kanya. Talagang alam niya na yung gagawin niya. Siguro dahil nga sanay na siya magkaroon ng leading man. So parang, no, leading man na pala ako. Grabe, yes. Kinilabutan ako sa sinabi ko leading man. Hindi ako sanay. So parang alam niya na kung paano niya i-handle din. Mm-hmm. Ito, alam, I'm sure aware ka na diverse ang fans mo from bata to matanda. In fact, yung kapatid ko, special child siya, nandiyan lang siya sa kabilang kwarto, nanonood siya last time sa press con mo. Kaya number one sa Spotify ko, ang Totoy Bibo. Ay, thank you, babe. Ay, mo ka sa kapatid mo. Hello. Curious ako malaman kung ano yung pinaka-memorable sa'yo na mga encounter with your fans sa iba-ibang age bracket. Alam mo, nakakatuwa eh. Kasi nga, yun nga, tama eh. Tama ka. Iba-ibang age. May bata, may lolo, lola, may tatay, nanay. So, kasi ang hirap eh. Ang hirap talaga din na lahat ng market o lahat ng age eh makuha mo. Diba? Hindi naman lahat na mayroong nakakatawid sa ganun. Pero isa rin ako sa naging mapalad na nakatawid. Ang sarap. Ang sarap ng feeling. Kasi like, lalo na pag may mga piyesta, yung mga piyesta yung pagpupunta sa iyo sa backstage, 'di ba? Una pagpunta sa iyo mga bata papapicture, ganyan. Kasusunod naman mga tita. Tito, yeah. Tapos biglang yung lolo, lola na, ganyan. 'Di ba? Picture sila. Oo, kasi natutuwa ako eh. Tapos yung mga teens kasi pumasok sila. Dati wala ako eh, wala akong mga teens pa eh. Wala akong teens na market. Pumasok sila nung nagkaroon ng showtime. Mm. Oo, doon na pumasok nagkaroon ng mga teens. Kaya, yun. Kaya, parang, ang nakakatuwa kasi hindi mo alam na umaabot na ng ganun. Kumaga, si showtime, hindi lang pala pang nanay, tatay, lolo, lola, mga teens, may mga baguettes. Diba? Mga millennials. Yes. Oo. Kaya, ang sarap. Ang sarap. At tuwa ko doon sa kapatid na sinabi mo, Kate, thank you. At pinapatugtog niya ang Totoy Bibo. Number one sa 2020. Ayun. So, congratulations and good luck. Salamat, Kate. Salamat. Merry Christmas. Thank you, Ate Kate Adahar. Ayan, syempre, ito. Meron another phone-in question. Ayan. From Marco Polo Demo. Ito. For Quiz Vong and Direct Topel. Yes. Ano daw yung pelikulang pinanood nyo nung bata pa kayo? Tapos, after nyo panoorin, sabi nyo, ay, magiging ganyan ako or gagawin ko yon. Ay, ako, mga pelikula ni FPJ tsaka Lito Lapid. Tapos si Tito Dolby. O, action. Mahilig ako mga pelikula kasi mahilig ako ng mga baril-baril. Tapos syempre, babaril-baril ka sa hangin, di ba? Wala ka namang baril. So sa hangin, mga baril na gano'n. Parang kanyang action star ko. Tapos sabi ng daddy ko, paano ko magiging action star? Payat-payat mo. Kasi itsura ko mukha kong hito, di ba? Parang malabo ko maging action star. So, lipat ako ng comedy. Di ba? Ng comedy ako kay Tito Dolby. Tapos, kaya nga natuwa ako dahil yung nagkaroon ako ng Agent X44 na pinagsama yung action at comedy ni Direct Joyce Bernal nung time nun at Star Cinema. Doon ko na pinapanood ko nung bata ako na pwede ko palang magawa ng paglaki ko. Yes, I love it. At for sure, marami pa kaming aabangan sa iyo. Quiz Vong, kay Direct! Nandito pa ba si Direct? Para si Direct, ito si Direct. Ayan, Direct! Ikaw naman po. Nag-tipid ang battery. Nagtitipid ang battery. Pumunta rin ang power bank. Ayan, direct yan, same question din po with Quiz Vong. Ano daw po yung pelikula nung bata kayo na nung napanood nyo, at na-inspire kayo at gusto nyo gawin? Well, hindi ko nailabutan yung mga pelikula ni Vong. Ano na ako eh. Double down na ako eh. Mas bata ako, Direk ah.
Wala. Pareho rin kami ni Vong. Actually, fan ako ng mga Chiquito Dolphy movies dati. But what really got me into filmmaking was yung mga uncle ko kasi. They're ano, experimental filmmakers, mga independent filmmakers. Nahila nila ako sa mga foreign experimental movies, yung mga Battleship Potemkin, mga ganyan, mga Citizen Kane. Doon ako talaga na lumaki, no, sa mga ganong pelikula. But as a fan, nung bata ako, hili ko talaga yung mga ganon, yung mga comedy na like Panday, paborito ko yan, saka mga Lito Lapid din. But with in terms of making movies, mas pumasok na ako ng Mobile Fund, and then doon ko na natutunan yung mga pelikula na parang gustong-gusto ko. No? Yung mga, like yung mga Spielberg movies, gusto ko yan. Yung mga E.T., ganyan. So yun yung parang naging inspiration ko. Gusto ko lang dagdag kasi yun nga, nung matapos kong gawin ng Agent X44, gusto ko talagang awitan si Senator Lito Lapid nung Leon Guerrero kasi yun ang gusto ko i-remake talaga. Mm-mm. Ganda, kaya Leon Guerrero. Hopefully soon after Mang Larkin yan, Bong. Ano, Direk? I-ocular ko na. Direk, bukas ha. bukas, Direk ha. I-ocular mo ha. Ayan. Okay, thank you so much for answering. Salamat, Marco. Marco. Yes, alright. So next, eto nga. Oh, Direk, eto may question pa ako. Kasi alam ko, eto, if I'm not mistaken, talagang nahanay ka sa mga horror films, no? So, dito ba, eto may personal favorite talaga ako. Oo, eto ay pinagbibidahan dati nila Judine, nila Julina. Eto yung may Ouija board. Grabe, Direk, sa sinehan po namin pinanood yun. Grabe, after nun, parang ayaw na namin manood ng horror sa sinehan. Kasi sobrang ganda. I swear, I promise. Thank you. Yes, kaya naman direk ito dito sa Mang Kepweng. Syempre alam naman natin comedy ito. Meron ka bang mga pasundot-sundot na horror dito, mga pa-jump scare ganyan? Marami. Yeah, marami kami mga eksenang actually epic adventure itong ginawa namin. Meron kaming horror, comedy, adventure, sci-fi na lang yata kulang, no? But the rest nandito lahat kasi may mga horror scenes din kami sa monasteryo. And then we have a manananggal scene, may capre scene kami. So yun lang, medyo comedy, but we tried to apply pa rin. Ako, I tried to apply pa rin yung horror kumbaga expertise ko, nilagyan ko pa rin siya. So, sana matakot sila lang nakatawa. I love it. Napamasaabangan ko yan. I love it. Thank you so much, Direk. Ayan. Okay, thank next you. Naman. Makakasama natin siya live na live. Eto na, Kuya Alan Sancon from Stars Photog. Hi, Alan. Kumusta, Bong? Naman, congratulations ha, pumasok sa MMF yung Mang Kepweng. Naalala ko, story ko natin, di ba? Yes, Unang-una, nandun kami. Correct. Salamat, Alan, sa suporta. Salamat. Kung tanong ko lang, Bong, kung ano, natapos nyo ba yung movie before the pandemic? Or parang may shoot pa din kayo during the pandemic nung Mang Kepweng? Alam mo, Alan, sa awa ng Diyos, natapos talaga namin si Mang Kepweng ng shooting. Pati pictorial, natapos namin. Lahat, dubbing, effects, tapos na rin. Kasi nga, ready kami for summer. Dapat. Oo, Metro Manila Film Festival. Lagpasa kami, complete yun. Buti na lang, wala kami mga naiwan. Kasi ang mahirap nun, yung mga continuity. Diba? Mahirap daw. Ngayon, di ko pa kasi naranatin yung mag-shoot ngayon na nagka-pandemic. Sobrang hirap daw. Kaya buti na lang, natapos namin. So, ibig sabihin pala, summer dapat to ng MFF ilalabas, tapos hindi natuloy. Nalungkot ka ba that time na parang, sayang hindi natuloy yung summer kasi dahil sa pandemic? May ganun ba na parang, syempre, di ba, parang part ka rin ng producer? Actually, nalungkot din dahil, yun nga, kasi may mga kaibigan ako na nakapasok eh. Dun sa, may mga pelikula sila nakapasok nung summer eh. Ng film festival na hindi nga natuloy. Na syempre, ang tinamaan kasi mga producers eh. Kasi sila yung pinaka apektado. Kasi diba, sila yung namuhunan para doon sa project eh. Tapos, hindi sila mapapalabas. Kumbaga, kasi ako na lang kung hindi matanggap nung panahon na summer, itong Metro Manila Festival, siguro hindi siya time para time, sa akin. Yes. Oo, hindi siya para sa akin. Kumbaga dito kami nakapasok. Ito nga yung time. Ito yung timing para sa akin. Kaya
pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon yun, na nakapasok kami. Yung next question ko, yung, this is first movie ng Pumiyam saka ni Ayon, di ba? Yes. How do you support them para doon sa mga punch line mo nung mga comedy? Tinuturoan mo ba sila? Binibigyan mo ba sila ng advice? And how is it working with them? Kala Pumiyam and Ayon. Yun nga, kasi yung tatlo, sobrang nakatrabaho ko na nga sa Showtime at sa Home Sweetie. Si Ayon, talagang inaalalayan ko din talaga na parang kung paano niya bibitawan yung linya niya. Kasi sinasabi ko kasi pangalawang pelikula naman to ni Ayon, actually, dahil nakasama rin siya sa movie ni Vice. Kumbaga, iba kasi talaga pag movie, iba talaga pag live sa Showtime. Iba kasi yun eh. Kumbaga, ito kasi may character ka, na buti na lang si Ayon, meron siyang experience dun sa, meron kaming acting-actingan dun sa Showtime eh, merong bidaman acting kami nun eh. So, at least kahit papano, meron ng idea si talaga si Ayon sa pag-aarte. Kaya lang dito, meron siyang character na paninindigan. Inaalalayan din ni Direk kung paano niya i-handle yung mga linya niya. Ako, binubulong-bulongan ko kung paano niya rin didiscard yan. Eh, kasi may sarili siyang style eh. Kumbaga, inaano ko lang kung paano niya bibitawan. Yung timing ba? Tapos si Fumiya, yam-yam. Yun nga, yun ang tulad na sinabi ko kanina. Talagang may adjustment lang kami kay Fumiya. Kaya inayos namin ni Direk yung kung paano niya lalaruin pa yung mga yung lines niya, yung character niya. Kasi ang hirap kay Fumiya dahil nga inkanto sila. Inkadya ba, Direk? Inkadya, galing sa Inkadya. Para silang inkanto. Tama, Inkadya. Inkadya, galing sila sa Inkadya. Siya mag-i-explain kung ano nangyari. Eh, lalalim, may mga Tagalog na kailangan bitawan ni Fumiya. Siyempre, si Fumiya, eh, mahahaba yung linya nila para sagutan yun eh. Niyam-yam siya. Eh, kasi yun yung strength ng dalawa eh, di ba? Lagi silang sabay magsalita. Yun yung ano nila eh, yung character nila. So, talagang inano na namin, kasi yung mga writers, inayos na yung mga lines para mas maging komportable. At na mas napaganda, actually, napaganda kasi nagamit mo yung strength ng dalawa eh. Kaya, at nakikinig sila, pag binubulungan ko rin yung dalawa, nakikinig talaga sila. Speaking of Ayon saka si Vice, nakita mo bang doon sa shooting day niyo ba, bumisita si Vice sa shooting area mo para bisitahin si Ayon? Di ba may ganong... Yes, dapat Kuya Alan, bibisita raw. Eh kaya lalayo ng location namin eh. Hindi siya makabisita eh. Tsaka kasi, everyday kasi, di ba everyday ang showtime ha? Di ba Sunday lang wala. Eh karamihan dun kasi sa shooting namin din. Eh ito yung minsan nag-absent kami ng showtime. So, hindi talaga makakadalaw kasi malayo nga yung location. Kung malapit-lapit lang daw eh, dadaan daw talaga siya. Para dala ng pagkain. Kala ko kami eh, si Ayon lang nata. Isang tao lang pala. Isang tao lang. Last na lang, Vong, last question. Kumbaga, taon-taon merong MFFF si Vong, si Vice, di ba? So ngayon, hindi siya nakasama because of the pandemic and nag-giveaway siya sa'yo, di ba? Usually, parang sa Showtime, laging merong pasok na movie, di ba? Anong reaction ni Vice? Ano yung good luck words niya sa'yo na ito, merong MFFF, kasama ka sa MFFF ngayon. Yun nga, napag-usapan kasi namin yung napag-usapan namin yung Pasko. So sabi niya, ayan, may Pasko, ganyan, laban tayo, huwag di tayo titigil, celebrate natin Pasko. Tapos bigla siyang nalungkot, sabi niya, ay, ngayon pala, no, ngayon lang ako walang entry sa Metro Manila Film Festival kasi hindi ako nakapag-shoot. Pero di bale, support ako ngayon kay Mang Kepweng. Kumbaga yun yung way na sinabi niya na kahit di siya nakagawa, nandito naman siya para suportahan niya. Thank you, Vong. Congratulations. How do you, paano pala i-celebrate yung Pasko mo ngayon? No, dito lang kami, sa bahay. Kami-kami lang. Oo, kasi, di ba, medyo kailangan magbawas tayo. Kahit simple yung handaan, at least masaya kasama yung buong pamilya. Okay, thank you. Congratulations. For sure, blockbuster ko sa pambata. Kasi... Salamat. Yes, let's claim it. Yes, thank you, Kuya Alan Sancon. Maraming salamat. At ito na nga, Quiz Bong at Direk, we are down with the last set of questions na nanggaling sa isa sang asa. First one, we have, from Nikki Wang pala of Manila Standard. Ayan, hi Nikki, hello.
So, eto na ang una niyang katanungan. Isa sa dalawang comedy films sa MMFF 2020 ang Mang Kepweng. So, apart from being different from other entries, ano daw po sa tingin nyo yung strength nung pelikulang ito? Direct muna, direct. Direct? Sorry, ano yung last question? Ano na yung? Yes, ano daw po yung tingin nyong strength nung pelikulang ito? Okay. I think, ako, very happy ako na lahat, I mean, na everyone naman is, I mean, may kanya-kanyang strength eh. So, walang pangit, walang maganda, may kanya-kanya talaga, tama yun. Sa amin, it's really the adventure, no? Kasi ang dami namin pinuntahan, ang dami namin mga eksena na hindi namin alam kung paano namin nagawa in a month, no? So, and plus, yung pinaka-importante ay yung mga actors namin. You know, we have VHONG, we have Ayon, we have everyone, Joros, mga nakakatawa, sina Benji. So, these people will really make you laugh and make your day complete, no? Para sa tamang-tama sa Pasko. So, watch out for it. Pero, looking at the poster at ang cast ay talaga namang powerhouse, talagang ibinigay sa atin. Kaya naman, ayan, bukod kay Kuisbong Navarro, ay kitang-kita nyo naman, o may Jacqueline Jose, may Joros Gambo, may Benji Paras, may Ryan Bang, o diba? Kaya naman, for sure, riot ito ang Mang Kepweng. Ito na ang last direct naman. So, ito po. Narinig daw po namin na grabe ang ticket sales. Okay, sobrang okay daw ang ticket sales ng Mang Kepweng. Yes, congratulations. Yes. Alam po na kami pa yan. Yes. At syempre, personally, ano raw po ang expectation nyo in terms of viewers' reception at syempre sa awards night? So, ano daw po? Sina Bong, ikaw? Oh. No, direct. Kaya daw po, direct. well, kami primarily, syempre, gusto namin maging masaya lahat. Maging masaya yung producers namin, yung Cineco and Star Cinema. And primarily, yung mga taong bayan na at this time of stress and suffering and mga problema, no, sana makapagpasaya kami ng mga tao. Oh, sure na ako dyan, direct. Sure na ako. E paano naman po sa awards night, direct? Oh, sa awards night, di ko, hopefully, lahat magkaroon ng award, no? Kanya-kanya. Oo, oh, tigi-isa. Ako, magkaka-award tayo. Magkaka-award tayo, direct. Feeling ko, best in float tayo. Kami masaya. Best in float. Oh, best actor, ano niya. Hindi, ang maganda kasi dito sa Mang Kepweng, kasi ano nga eh, completos recados. Kumbaga, meron kaming may suspense, may comedy, may drama, may adventure, may mga pa-effects. Kumbaga, ano eh, kumpleto. Kumbaga, ang target talaga namin eh buong pamilya, lahat ng edad eh talagang kinuha namin para mag-enjoy sa pelikula ni Mang Kepweng. Tapos sa awards night naman, hindi ko na alam kung ano mangyayari kasi basta para sa amin, ginawa lang namin yung best namin para yung tao ay mag-enjoy kung pinanood kami. Yes, so it's really for the madlang people para at syempre, since it's Kapaskuhan, talagang dapat lang natin. Kagaya ng nasabi ni Direk, sa dami na nangyayari ngayon, talagang dapat tayo humanap ng kahit konting-konting way lang para tayo ay maaliw at sumaya. Kaya naman, I'm sure, grabe ang ibibigay sa atin ng Mang Kepweng. Kaya naman, maraming salamat. Again, Direk at Kuisbong, any last message para sa ating mga madlang people na nanonood ngayon sa ating live? Umpisa natin kay Direk. Okay, sana panoorin niyo yung Mang Kepweng this coming December 25. Masaya po to. At pwede nyo panoorin kahit wala kayong damit, no? Sa bahay lang kayo, okay siya. Mas komportable. Oh, so sulit po yung bayad nyo dito. And yung maganda dito is that pwede kayong manood ng family for just one ticket, no? And then, yun nga, sa mga kababayan natin sa ibang bansa, sana supportahan nyo kami. Thank you so much and then Merry Christmas. Yes, thank you and congratulations, Direk. For sure, isang napakagandang pelikula na naman ang ibibigay mo sa aming lahat. Maraming salamat and congratulations. Of course, Mang Kepweng himself, Kuisbong Navarro! Ayan po, sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa amin, inipitan ko po kayo manood ng Mang Kepweng, ang lihim ng banda ng itim. Ilang tulog na lang po sa Pasko, mapapanood dyan na po siya.
At sigurado po akong hindi po kayo magsisisi pag pinanood nyo po at Mang Kepweng. Dahil po ito ay pang buong pamilya. Isang bayad lang po ng ticket. Lahat na po ay makakapanood. At syempre, supportan din po natin lahat ng mga entries dito sa Metro Manila Film Festival dito sa upstream.ph. Dahil sigurado pong alam ko mag-e-enjoy tayong lahat. Kahit konti, makakalimot tayo sa ating pinagdadaanan ng mga problema. Again, maraming salamat po. Merry Christmas sa inyong lahat. At sa lahat ng mga vloggers na nandito ngayon, again po, marami pong salamat sa inyong support. Thank you, Ren. O, mag-iingat yes. po kayo. Siyempre, maraming salamat. At bago ang lahat, kagaya nga na nasabi ni na Quiz Bong kanina, ay talagang napakabilis lang. Pwedeng-pwede tayong pumunta sa gmovies.ph para doon tayo pwedeng mag-direct purchase. At siyempre, dito rin sa upstream.ph, pumunta na po kayo sa link na ito, upstream.ph/mmff. Hanapin ang Mang Kepweng, ang lihim ng banda ng itim, at i-click ang reserve now sa ilalim na ito. Oo, i-click ang pay para makuha ang inyong ticket sa gmovies.ph, ang aming partner ticketing site. Tapos you just need to click ang create account. Kung wala ka pang account sa gmovies, it's free guys ha, libreng-libre po ito. At pagsapit ng December 25, mapapanood nyo na po ang napiling pelikula sa My Shows. Ito na nga ang Mang Kepweng, ang lihim ng banda ng itim. Kaya naman guys, oo, please po, ayan, para naman makalimutan natin kahit konti ang ating mga problema. Oo, dahil napakadali ng proseso para makapanood tayo. Kaya naman please, sa murang halaga, 250 pesos lang po ay sana ay huwag po tayong 100% no to piracy. Siyempre, support po natin. Let's lift each other's up. Supportan natin ang lahat ng bumubuon ng lahat ng pelikula ngayon. Please po, no to piracy, dahil for just 250, pwedeng-pwede na po tayong makapag-enjoy ng napakagandang pelikula. Kaya naman, maraming salamat again guys. Maraming salamat po sa lahat ng nakisama dito sa ating napakasiyang chikahan with Direk and Quiz Bong dito nga sa Mang Kepweng, ang lihim ng banda ng itim. Maraming salamat po. My name is EJ Gonzalez. Makita-kita po tayo December 25. Mang Kepweng, ang lihim ng banda ng itim. Mag-iingat po kayong lahat again. Mang Kepweng, Merry Christmas! Thank you po! Mang Kepweng nga, ang lihim ng banda ng itim. Unahin natin yan guys sa ating mga balota. Oh, balota! Pero ayun, maraming salamat po. Merry Christmas. Thank you sa ating mga vloggers at ang ating mga media friends. Thank you so much sa pagsama. Once again, my name is EJ. Good night. Merry Christmas. Tatlong tulog na lang. Mang Kepweng na. Bye!